Rise and Shine Pilipinas, alamin na po natin kung anong magiging taya ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, October 4. Kasalukuyang ang bumubuhos ang malakas sa pag-ulan dito sa Metro Manila. Samantala, tuluyan ang naging isang ganap na bagyo ang low pressure area na ating binabantayan this weekend. Matatagpuan ngayon sa silangan ng Mindanao at isa na nga itong tropical depression. Tatawagin natin itong bagyong Lani, ang 12th bagyo natin ngayong taong 2021. As of 3 a.m. this morning, matatagpuan ang sentro ng Tropical Depression Lani sa layong 110 kilometers east o silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. May maximum sustained winds o lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot sa 45 kilometers per hour at gustiness o bugso naman ng hangin umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahang tatawid ang bagyong Lani ngayong araw sa pagitan ng Northern Mindanao at Southern part ng Visayas, kung saan magdadala ito ng maulang maghapon. Samantalang ang trough o yung extension naman ang magdadala ng maulap na maghapon sa malaking bahagi ng Luzon. Ngayong araw ng Lunes, ay asahan ng magiging maulap at maulang maghapon na may kasamang malakas sa paghangin sa Mimaropa. Dito sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, Calabarzon, Bulacan, Aurora, Bataan at Bicol Region ay makakaranas naman ng maulap at maulang maghapon dala ng trough o extension ng bagyong Lani. Samantalang bagyong maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa Visayas, magiging maulap at maulan naman na may kasamang mahangin maghapon ang mararanasan ngayong araw sa malaking bahagi ng Kabisayaan habang tumatawid dito ang bagyong Lani. Sa Mindanao, magiging maulap at maulang maghapon din ang mararanasan dito, particular na nga sa Caraga Region dahil na rin sa inaasahang pagtawid dito ng bagyong Lani. Patuloy pa rin po tayong mag-ingat sa mga possible flash floods and landslides na maaring maranasan dala ng mga pag-ulan. Sa mga lalabas ng bayan at sa mga papasok sa trabaho ngayong Lunes ng umaga, magdala pa rin po tayo ng payong panangga sa mga kalat-kalat na pag-ulan na maaring maranasan ngayong araw dulot ng bagyong Lani. Kahit na may umiiral na tropical depression east of Mindanao, walang inilabas na gale warning ang pag-asa sa anumang baybayin ng bansa. Moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalong karagatan ang inaasahang pag-alod sa seabords ng Eastern Visayas at Mindanao, pati na rin sa inland seas ng Kabisayaan. Samantalang moderate o katamtaman ang pag-alod sa seabords ng extreme northern Luzon at sa natitirang mga baybayin sa bansa. Iba yung pag-iingat po sa mga maglalayag sa ating mga karagatan. Kung itong nakaraang Biyernes ay naranasan natin dito ang pagpantay ng haba ng araw at gabi dito sa Metro Manila, ngayong araw ng Lunes naman, 2 minuto ng mas mahabang oras ng gabi kung ikukumpara sa haba ng oras sa araw. Kung inyong papansinin ang oras, sumikat ang araw kaninang 5:46 a.m. at sunset mamayang 5:44 p.m. ng hapon. Ito na ang hudyat ng pagsisimula ng paghaba ng gabi sa mga susunod na araw dito sa ating bansa. Pero huwag niyo pong asahan na lalabig na kagad ang panahon dahil nasa transition period po lang po tayo dahil kung saan humihina na ang habagat at easterlies muna ang iiral ng ilang linggo bago pa pumasok, tuloy ang pumasok sa atin ang amihan na siyang magdadala naman ng malamig na hangin. Tumutok lang po palagi dito sa PTB4 para sa pinaka-latest updates sa magiging lagay ng ating panahon at sa mga rainfall advisories na maaaring ilabas ng pag-asa sa ating mga lugar. Ako po si Edmond Rosales, naghahatid sa inyo ng Info Weather ngayong araw ng Lunes, October 4. Laging maging handa, may bagyo man o wala. Mula dito sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas!